Siguro naisip na rin itong si or dating representative na si Teddy Casino na meron na siyang laban. Okay. Siguro niya nakita niya na rin na mukhang unti-unti na nabubuwag ang pader na sinasandalan na itong dalawang damuhong ito na itong si Calvo at na itong si Badoy. Pero totoo, napakatindi talagang i-red tag. I-red tag na itong dalawang ito, itong si Teddy Casino. Alright, titignan natin. At dapat lang talaga na makasuhan. Dapat lang talaga. So, sa panahong ito, siguradong hindi masaya ang Pasko ni Badoy at natong si Calvo dahil patong-patong po ang reklamo na kanilang kinahaharap o kaharapin. Di ba ang daming kaso? Ibig sabihin, sakit sa ulo, ang daming gastos at abala. Matindi yon yung abala. Anyway, maganda na naandyan itong si Teddy Casino nga para maglakas loob na kasuhan. Katulad ng ginawa ni Castro, di ba? Ang binangga niya, syempre, hindi naman talaga binangga, pero dapat lang, in the name of justice, dapat lang talaga nagawa ng or kasuhan ang mga katulad ni Duterte. So yon, si Representative Franz Castro ang nagkaso sa kanya, di ba? So eto, marami pa, sigurado tayong makikita, marami pa tayong or marami pang magsusulputan na pwedeng kasuhan or magsampangan ang kaso dito sa dalawang ito na binansagang Red Tagger of the Century. Ito yon. Since 2020, these two characters have been falsely, maliciously, and repeatedly accusing me of being involved in terrorism. Di ba napakatindi? Rebellion and other crimes. As a supposed high-ranking official of the CPP NPA NDF. NDF. Anyway, ganyan eh. Talagang hindi... Ganito talaga ang ginagawa na itong si Badoy sa mga katulad ni Teddy Casino. Hindi lang po sa kanya, syempre. Naandyan din si na Franz Castro. Naandyan din ang Rappler. Matindi nilang tirahin ang Rappler at si Maria Ressa at syempre marami pang iba. So dapat lahat ng yan ay balikan ngayon itong dalawang ito. Dahil yun nga, nakikita rin natin na mukhang napipilayan ang mga katulad ni Badoy at nitong si Calvo. Mukhang ilalaglag ng kung sino man ang kanilang sinandalan. Okay? Sa tingin ko talagang ilalaglag yung dalawang iyan. So, mabigat ito. Mabigat na kaso ang kahaharapin na itong dalawang ito. Totoo yun. Former Bayan Representative files civil complaint against SMNI hosts Badoy and Celis. Ayan. Good luck. Anong sabi ng mga netizens tungkol dito? Dapat talaga ay kasuhan. Akala naman kasi nila takot sa kanila ang tao. Totoo yun. Siguro inakala na itong dalawang ito na they are above the law at yung tipong kaya nila ang kahit sino. Talaga lang. Bakit? Dahil nakasandal kayo kay Kibuloy? Kay Duterte? At kung sino man na idolo nyo? Abay, hindi katapangan yan. Hindi totoong tapang yan. Peke ang tapang na yan. Alright? Ang tapang na dapat or ang tapang na totoo ay yung tapang na nanggagaling sa idea na tayo ay nasa tama at nasa katotohanan. O ba? Diba? Dapat talagang kasuhan. Akala daw kasi takot ang lahat sa kanila at hawak pa nila ang batas tulad sa panahon ni Pidutz. Totoo, akala siguro na itong mga ito ay hawak nila ang batas. Kaya aliw na aliw sila sa kanilang pagpaparatang pati itong anak daw ng Diyos. Ultimo kahit ang nasirang copper si Lapid para tangang komunista kahit meron ka sa pangalan. Ka sa pangalan. Anyway, yun. Maganda yung binitawan niyang salita na sabi aliw na aliw itong dalawang ito sa pagpaparatang. Okay? Sa red tagging, sa pagbabanta at kung ano-ano pa, kinaaaliwan na itong mga damuhong ito ang kanilang ginagawa. Nakikita natin yan eh. Minsan, meron tayong mga videos na napapanood online na mukhang wala talagang kapreno-preno itong dalawang ito ano ho, sa panli-red tag at kung ano pang kabalastuan. Karapat-dapat na idemanda sa mga red tagging at kasinungalingan na ipinapakalat. Yun. Bottom line, wala dapat puwang sa social media o kahit sa ang social media platform, etong dalawang ito. Dahil napakarami nilang naguguyo. At higit sa lahat, napakarami niyo pong napapahamak. Napakaraming napapahamak na etong dalawang ito, na, yun nga, si Badoy at etong si Calvo. Bayan muna party list, ibalik natin sa Kongreso sa 2025 anyway. Yun yun. So, good luck sa inyo. Good luck sa mga kaso na kakaharapin itong dalawang ito. Nako,
Makikitaan ba natin ang pagsisisi itong dalawang damuhang ito?